Hanggang kailan na magsasalita sa kanyang pahanghari na walang kabuluhan? Binabalusog ba ng Diyos ang kapuliran? Maaaring nagkasala sa Diyos ang mga anak mo kaya nararapat lang sa kanyang prosahasan nilang natanggap. Papalad ang taong dinidisiplina ng Diyos na makapangyarihan. Huwag mong masamain ang disiplina ng Diyos kapag ikaw ay nagkasala. Mabuti na lang dinalaw si Hob ng mga kaibigan niya. Tama! Pero pag ganyan ang mga kaibigan mo, para ka na rin may kaaway! Huwag niyo akong paratangan. Sapagkat wala akong ginagawa, tingin niyo ba'y nagsisinungaling ako? Hindi ko ba alam ang kaibahan ng tama sa mali? Siningil niya lamang ang iyong mga anak sa kanilang kasalanan. Kaya bakit di ka bumalik sa kanya at magsimulang mabuhay ng matuwid? Alam namin ang Diyos ay hindi tumatalikod sa taong matuwid o kumukonsente sa makasalanan. Isuko mo ang iyong puso sa Diyos. Manalangin ka sa Kanya at talikuran ang mga kasalanan. Dapat ka nang magsisi! Tingin mo ba nangyari sa akin lahat yun dahil may nagawa akong mali, Joy? Yung kaya ang dahilan nun? Ang alam mo'y alam ko rin. Hindi kayo higit sa akin! Hindi kayo ang kausap ko kundi ang Diyos na makapangyarihan! Sa Kanya ko idudulog itong aking kalagayan! Ngunit kayo! Kayo'y mga sinungaling! Ito'y malaking kalokohan! Ang nais lang namin ay kausapin ka at ipaliwanag ang mga tulad niyo'y manggagamot na walang kayang pagalingin! Tumahimik na lamang sana kayo, baka akalain pa ng iba na kayo'y matalino! Ano? Ano bang sinasabi mo? Ayaw makinig ni Hob? Mabuti pa, hindi na lang tayo nagpunta! Oh Diyos, meron akong dalawang kahilingan at maaari na akong humarap sa inyo. Itigil mo na ang pagpaparusa sa akin at huwag mo akong takutin ang iyong makapangyarihang presensya. Magsalita ka at akin tutugunin o hayaan akong magsalita at ako ay sagutin! Sabihin mo ano ba nagawa kong kasalanan sa iyo!